So, paano nga ba gumawa ng bootable flash drive? So, syempre, kailangan mo muna ng flash drive, di ba? Mag-ready ka ng flash drive na at least 16 gigabytes. O 8 gigabytes siguro at least. Dahil ang installer ng Windows ay nasa 4 to 5 gig. So, kakapusin ang 4 gig mo. So, let's start. Una, check mo muna kung may flash drive ka. Nade-detect man siya sa iyong computer. So, ito yung ating flash drive na merong 16 gig. Ito siya. May laman. Then, buksan natin ang command. Of course, itan mo siya as administrator. And then, papasok ka sa this part. Ito medyo komplikado dito dahil kailangan mapili mo muna yung flash drive mo. Pag nagkamali ka, napili mo yung secondary hard drive mo, mabubura yung laman. So, siguraduhin nyo na yung pipiliin nyo yung mga susunod na step natin. Siguraduhin nyo na ang mapipili ninyo ay yung flash drive ninyo. So, yung unang command natin ay list disk. Makikita nyo meron tayo ditong 476 GB na ating yung boot drive. Meron disk 1 at disk 2. Makikita nyo 16 gig. Ito yung 14 gig natin ginagamit ng Windows yung 2 gig pa. So, kailangan piliin nyo muna yung disk 2. So, siguraduhin nyo lang ha. Disk 2 yung pipiliin. Or kung ano man yung naka-designate doon sa inyong 16 gig or 8 gig o ano man 32 gig na flash drive. Huwag po tayong susyunga-syunga dahil pag nagkamali ka at napili mo yung disk 1, susunod natin na command ay malilinis yan at hindi nyo na mare-retrieve yung files. Mare-retrieve pa naman kasi alam mas maganda na sigurado, diba? So, piliin natin disk 2 dahil sa kanya naka-assign yung ating flash drive. So, select. Ang command na select ay yung pagpili. O, napakadali lang po niyan. Disk 2. Okay, so napili ko na yung disk 2 natin. At pag nilist disk mo pa ulit yan, makikita nyo na may asterisk na siya dito sa may kaliwa. Kanina wala, di ba? Okay. So napili na natin disk 2. Yan, para sigurado nyo na napili nyo na yung disk natin, yung flash drive. Ito yung ating flash drive. Paano ko nasabi? Dahil ito nga yung 16 gig at hindi ito. Paano po kung nasa disk 2 yung flash drive? Eh, siguraduhin nyo na napili nyo kung ano yung... Ito yung clue nyo, yung capacity. Sa 32 gig kasi, meron niyang 28 gig something. So, ito, napili na natin nga. So, lilinisin muna natin siya. Clean. So, nalinis na natin yung napili natin na flash drive. So, gagawa tayo ngayon ng primary partition. So, yung command dito is create partition primary at pindutin nyo yung enter. So, meron na, diba? So, titignan naman natin ngayon kung may partition na siya. So, list yung command partition. So, meron, diba? At selected na niya. Okay? Selected niya na yung partition natin. Susunod natin na step ay yung i-activate natin siya. Active partition dapat. Ba't kailangan i-active para malaman ng Windows na malaman ng flash drive na active yung partition na yun pagdating sa boot? Kasi going back, hindi siya nagbo-boot pag hindi active eh. Pero let's be safe na lang. Meron na tayong primary partition. Format ngayon natin siya. Format quick. Byte quick para mabilis. Dahil pag pinormat mo lang siya, napakatagal niyan. So, list disk ulit natin. Andiyan na yung ating flash drive. So, tignan natin ngayon sa may computer natin. So, ayan na siya. Drive E. Naka-assign. O, paano po sir, kunyari, hindi na-assign yung drive E at hindi lumabas. Pero na-format mo na siya. Kasi posible kasi yun eh. So, assign. Pwede mong assign
sa kanya yung, kasi yung command na assign, pag i-enter mo yung command na assign, i-assign niya isang drive. Anong drive letter siya. Pwede rin naman i-right click nyo dito sa may disk management, start button, right click disk management. At makikita nyo dito yung ating flash drive. Okay, baba pa natin. Yan. So, minsan kasi wala. Minsan wala. Remove natin. Minsan ganyan. So, makikita mo walang flash drive na lumalabas. Pag in-assign mo siya, automatic magkakaroon. Or, pwede mo siyang galawin doon sa loob at assign mo. Mag-assign ka ng drive letter. Maliwanag. So, meron na tayo ngayon na flash drive na bootable. So, magbo-boot nga kaya siya. So, kailangan niya ng files ng Windows, which is downloadable naman from the Windows website itself. Yung ISO, yung laman po ah, hindi yung mismong ISO, baka kasi yung ISO ilagay nyo dito. Yung laman po ng ISO ang ilalagay ninyo. So, kopyahin nyo lang po yung installer ng Windows, yung nasa loob ng ISO, sa inyong flash drive. So, nakopya na nga natin yung ating installer ng Windows sa ating flash drive. So, may isa akong ginagawa pa para sigurado siya na bootable. So, ito yung irarun ko yung command na bootsec. So, punta tayo sa drive E. Then, tahan natin siya cd boot. Then, bootsec. Yan. Ito yun. So, papaliwanag ko lang ah. Yung bootsec, ginagamit ko to pag hindi siya talaga nagbo-boot yung flash drive. Sinisigurado ko lang din. Okay? So, hindi naman siya harmful na command tulad ng delete asterisk point asterisk na huwag yung gagawin. So, bootsec natin NT60. Ito ang kanyang file system. Tapos, anong drive letter ba siya? Drive E. Force nyo na lang kasi naka-mount siya, force. Naka-mount siya ngayon sa ating system para i-unmount tapos tsaka niya i-apply yung ating command. So, that's it. Na-upload na natin. Na-apply na natin yung bootsec na tinatawag na command. So, testing natin kung magbo-boot na siya. So, ito nga, sinubukan natin at gumana naman siya. And ang installer ng Windows natin, ito yung flash drive. Flash drive pala. Flash drive tuloy. Ito yung ating pasyente ngayon, computer ni Rafi. Hindi rin gumagana yung isang 4GB, pero nade-detect sa Windows. Pero ito lang muna focus natin. So, gumagana po siya, mga kaibigan. Iba sa inyo maka-experience ng problema sa paggawa ng bootable kasi meron doon isang problema, yung convert to MBR. So susunod natin yon, just in case hindi nyo magawa, mag-message lang kayo. Okay, thank you.